kita mga grab na. Alright, so kumusta na mga idol? It's really been a while since I created a bike review or a ride test sa mga Atomic Bikes mga idol. Pero ngayon, ngayong araw na to, meron tayong bagong i-review unit, MTB unit from Atomic PH. Bagong-bago lang to mga idol, actually fresh pa siya talaga. Dahil kahapon lang siya nirelease dito at naibagsak dito sa Bike 101 Enterprise. Siyempre, dito yan sa MacArthur Highway, Marcos pala, sorry. So ano ba hinihintay nyo? Tara na at samahan nyo ako at ating i-bike check at i-ride test ang Atomic Conquest 29er at 27.5. Let's go! Atin ngayon mga idol, yan o, Atomic Conquest mga idol. Kita nyo naman yan, yung frame mo, napakaganda. Grabe, grabe naman yan mga lods, so, kitang-kita nyo. Ayan o. Alright man, alloy mga idol. Full alloy mga lods. Kita nyo naman ang kanyang frame. At ang maganda dyan is that 29er to. Marami naghahanap ng 29er eh. Kasi dun sa ating suspect na nakaraan 27.5 yun. Ang hinahanap ng iba syempre ang 29er. So ito, 29er mga idol. Atomic Conquest, maybe ito na yung hinahanap yung bisikleta para sa inyo. Okay, simulan natin dito sa frame. Dahil napakaganda talaga. Tingnan nyo naman yan oh. Grabe mga idol na yun, no? Kita nyo yun yung logo ng Atomic Smooth Weld mga idol. Grabe, kita nyo oh, walang bakas mga idol. Smooth na smooth mga idol. Kaya naman yung paint job mga lods, no? Hanggang dito, smooth weld siya mga lods, no? Walang bakas yan, no? Ng welding. Walang bakas mga idol. Napakagandang pagka-build mga idol. Dito syempre sa lower tube na meron na yan. Pero dito, ang ganda. Kita nyo yung taas mga idol. Kumpletong kumpleto. Kita nyo. Ay nako po, napakagandang bisikleta na naman from Atomic PH. Grabe, nakakatawa talaga mga idol. Alright, check nyo yan mga lods. Ang kanyang gulong mga idol. Ayan o. Alright. Ayan, dito sa kanyang gulong mga idol, may nakalagay rin na Atomic. Yung decals niya dito, 29er mga lods. Okay. Tapos sa ang kanyang suspension, ayan mga idol, may lockout na rin mga idol, kitang-kita nyo, ayan o. Oh. At syempre, yung kanyang handlebar from Atomic na rin o, oh. Atomic mga idol o, oh. Puro Atomic yan mga lods o. Oh. At tingnan nyo naman to, ito yung maganda dito mga idol, ayan ang maganda, kita nyo na, naka Shimano MT200 mga idol, Shimano MT200 hydraulic brakes mga idol. At yung kanyang shifter ay Shimano Altus mga lods o. Oh. Shimano Altus ang kanyang shifter mga idol. Ayan o. Bale ang kanyang drivetrain is 3x9 mga lods. Ayan o. 3x9 ang kanyang drivetrain mga idol. Okay. Alright mga idol. Tignan nyo yan. Grabe naman. Alright. Ganda o. Fresh na fresh pa. Baba tayo dito ng konti. Ang kanyang FD ay Shimano Altus din mga idol o. Ayun o, pati FD attachment niya, Shimano Altus FD, tsaka yung Shimano Shimano rin yan mga idol, Shimano Altus, pati yung FD attachment niya. At ang kanyang gamit na crank is MPE Pro Wheel mga idol, ayun o, MPE Pro Wheel. Ganda na rin, grabe, oh. Ayun yung pedal niya, stock pedals na maaari mo naman palitan. Siyempre pinapalitan naman talaga yan. At ayan o, Altus na rin syempre yung kanyang RD mga idol, Shimano Altus mga lods, ayan o. 9 speed ang kanyang RD, syempre 9 speed yung FD, 9 speed shifter Altus, so ang group set niya Altus, napakaganda. Alright mga lods, grabe, grabe na po ito. Ang kanyang cogs naman ay 11x32 teeth mga idol, ayan o, 11x32 teeth mga idol. Alright. Grabe, ang ganda ng frame mo. Oh. Dito tayo sa ilalim mga idol. Oh. Ganda. Oh. Ganda ng pagka-paint nito. Paint job, ganda. Solid. Siyempre, internal cable na rin to mga idol. Oh. Nasa loob na ang kable niyan. Kaya kitang-kita mo. Kitang-kita mo ang logo ng Atomic. Ayan o. Oh. May nakakatawa ang mga nilalabas ngayon ng Atomic. Eh. Halos lahat internal na yung cabling niya. Nasa loob na yung mga cable mga idol. Diba? Kaya ang ganda tingnan, alam mo yun, pag nilayo ko to, makikita nyo, ayun o, ang ganda niya tingnan. O, diba? Ang ganda tingnan mga idol, o. Fresh na fresh mga lods. Solid.
Tingnan natin dito tayo sa seat post, mga idol. Atomic din ang gamit niya. Atomic seat post, mga lods. Grabe, ang ganda ng bike na to. Saddle, walang tatak, pero ang ganda. Tenraker siya, ang ganda. Yung kanyang stem ay atomic din, mga lods, oh. Ganda, gandang pagka-build na tong bike na to. Solid na solid. At sure na naman ako natatangkilikin to ng mga bagong atomic users at syempre ng mga atomic lovers natin na kasalukuyang gumagamit na ng atomic bikes at nagnanais mag-upgrade ng kanila mga bike. Again, kung ikaw ay nanonood ng vlog ko, then that's good if you're already subscribed to my channel. Pero kung ikaw ay napabisita lang dito sa aking channel, might as well click the subscribe button. At syempre, huwag na huwag mong kakalimutan, i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga bisikletang aking binabike check at ride test. So bago natin tapusin ang ating pagbabike check, mga idol, pakyawan lang yung bike check natin, mabilisin dahil ilaride test naman natin to. Eh ano pa iniintay nyo? Ang gawin nyo muna, mga idol, is that mag-subscribe kayo, mga idol, at i-hit ang notification bell. At mamaya, bago matapos ang video na to, sasabihin ko sa inyo ang presyo ng bisikletang ito. So ano pa iniintay nyo? Tara, i-ride test muna natin. Let's go! Atomic Conquest. Sakyan na natin yan! Alright, mga idol, so ayan na. Nakasign na tayo sa Atomic Conquest. Sa gitna ng init ng haring araw dahil summer na summer, mga idol. Huwag kayong mag-alakad, daw naka face mask, nandito ako sa isang open space parking lot. Diba? Kaya chill lang tayo dito. So ayan, mga idol, upon checking, check natin yung bisikleta muli. Ang gamit niya ay sa 9-speed shifter Shimano Altus, mga lods. Check natin kung ano ang feeling ng kanyang shifting, mga lods, okay? Alright, hop, yeah. Solid talaga, napaganda na naman. Actually, this bike, mga idol, para mas gusto ko to dun eh, kesa dun sa Exile. Yung Exile kasi diba yun yung nag-sold out na bike ng Atomic PH. Yung Exile tsaka yung Suspect. This one, mga idol, napaganda rin talaga. Parang ito yung pinalit sa Exile, ang gandang bisikleta, mga lods. Unti na lang i-upgrade mo dito. Diba, unting-unti na lang i-upgrade mo dito, mga idol. Kasi kaya medyo halos same price lang rin siya ng Exile, nung release yung Exile. Dahil ito kasi, mga idol, naka Shimano na yung group set niya, yung mga nakasalpak sa kanya, Shimano. Diba? Siyempre kung ikaw may bisikleta ka, nanaisin mo rin talaga pag Shimano na yung nakakabit. Ayun, oh, Shimano na yun eh. Oh. Shimano, pati yung kanyang as I said, yung FD, pati yung RD, pati yung preno, hydraulic brakes, MT200, Shimano. Siyempre diba pag Shimano yung nakakabit, ang ganda, ang ganda, sarap sa feeling. At sure ka na tatagal, diba? Kaya ayun, mga idol, grabe, ganda ng bisikleta nito. Test na to at napaganda. I'm hoping sana mailayo ko to, kaya lang, mga idol, as you all know, MECQ pa rin, mga idol, at syempre at ilayo natin to, wala rin sense, diba, bahal maglibot-libot masyado. Kaya ito, mga idol, chill lang tayo at saktuhang ride test at bike check lang, mga idol, okay? Ibala sa mga susunod na vlogs natin, kapag medyo humupa na at mas lumuwag-luwag pa muli, ating mas papatagalin at masihiramin natin ang mga sample units ng Atomic PH upang mas malaman nyo kung ano nga ba talaga ang performance nito sa mga trail, sa mga bundok, at kung saan man na pwede natin tadalhin, mga idol, okay? Again, sa lahat ng mga nanonood ng aking channel, maraming salamat sa inyo. At syempre, ating tapusin ang video na to upang sabihin ko ang presyo ng bisikletang ito. Atomic Conquest 27.5 or 29er, available in black and orange for only 19,000 PHP, mga idol. 19,000 PHP bike alone. So ano pa inihintay mo, mga idol? Upon watching this Facebook live, sorry, upon watching this video, kung ikaw ay nanonood sa aking
video ngayon, maaari kitang bigyan ng discount upang mabili mo tong unit na to. I-PM mo lang ako, Isaiah Forcadella Vlog or sa Isaiah Forcadella personal account kung pag-usapan natin. Hanggat marami pang unit na to mga idol, kasi yung dalawang na maubos na rin yung unit na to mga idol. Okay? Thank you so much sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat sa inyo. Share the love.